Ito na yung second page natin sa Putian, no? Puti ang libro. At ito yung makakatulong sa inyo ang mga meaning, kung ano ang mga meaning. Ito naman, tuloy natin na yung Alleluia, kung ano ibig sabihin na Alleluia. Ang Alleluia ay binubuo ng mga salitang Al, El at Uya. Ang Al ay nangangahulugan na ang kataas-asan. Isaiah 57:15 at ang El ay Diyos. Ang Uya o Uiya ay pangalan ng tatlong persona. Yun pala yun, no? Alleluia. Ibig sabihin pala, ang bawat pangalan ay mayroong, ang Alleluia na yan ay mayroon siyang meaning, no? Napakamaywaga pala ang Alleluia. Kaya bawat kanta natin may Alleluia kasi Diyos pala yan. Ang pangalan ng tatlong personang ito, ang Otheos o Ishiros at Athanatos. Misal, ito ang korona o putong ng Diyos, Espiritu Santo, misteryo principal. Ito ang tatlong persona ng Diyos o kanyang tatlong kapangyarihan. Tres potensyas, alalauang bagay. Ito ang alaala, bait at loob. Memoria, entendimiento, e voluntad. Ang kasaysayan ng mga ito ay matutunghayan natin sa mga huling kabanata. May mga iba pang pangalan ng Diyos na binabahagi ng Biblia gaya ng Aha, no? Ng Michtam or Abba. No, ang tatlong pangalang ito ay malalawak at matatayog na kaulugan na matutunghayan sa mysterious principal. Gayon din naman ang 22 pangalan na inawit ni David. At sa mga awit na 119 katulad ng Aleph, Beth, Gimel, Dalit, Hi, Vao, Zain, Zet, Tit, Zud, Kap, Lamed, Men, Mem, Nun, Samech, Ain, Pi, Sadi, Kup, Rish, Sin, at Tao. Yan pala mga pangalan na kakaiba at misteryo. Ngayon ko lang po inilabas itong pagbasa ng ganito na ibinahagi sa ating isang kaibigan na pinapabasa sa atin ng isang librong mahiwaga, no? Ito ay hindi dapat, ito ay lihim na ng mga pangalan. Kaya tunghayan yung mabuti at pakinggan yung mabuti dahil para malaman ninyo kung ano ang mga ibig sabihin ng mga pangalan na yan. Ang mga pangalan ito ay marikit at katangi-tanging kasaysayan na mga tunghayan ng kabilang mystery principal at sa 7 llaves. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalan ng lihim na Diyos. Sa Mateo 11:25 ay ganito ang nasusulat. Inilihim sa mga pantas at matatalino sa ipinahayag ng mga sanggol. At sa Mateo rin sa 21:21-16 ay ganito naman ang sabi, sa bibig ng mga sanggol na sumususo ay siyang nilulubos ang pagpupuri. Ito ang lihim na pangalang tinutukoy at inaawit. 89:8 ng mga awit na ang sabi, o Panginoong Diyos, ang mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, o Dja? Ang sinabi naman ng iba, ang pangalang lihim ng Diyos ay napapaloob sa winika niya kay Moises na Ahi, Ashir, Ahi, ako, yaong ako nga. No? Ang pangalang sinabi nila ay Dili Ibat ang Ihu, Jod Hivao, He mga awit. Ang pangalang ito ay matutunghayan sa Kabala, sa Encyclopedia Britannica at sa Moral o Dugma na sa pangalang ito, anila ang lahat ng lihim na maaring masabi ukol sa anyo at kalagayan ng mga Diyos. Ang mga paliwanag ukol dito ay matutunghayan sa Moral ang dogma ng Amerika. Isa sa mga banal na kasulatan na batbat na paiwag ang kababalaghan at kinakatitikan ng 1,100 pangalan na Diyos ay ang misteryo principal. Sa aklat na ito ay matitipon, natitipon halos lahat ng pangalan na Diyos na iginagalang at sinasamba ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang karamihan ng mga pangalan ito ay nasusulat sa 3 titik letra at hindi buong salita. Bawat titik ay nakasulat sa dulo ng tatsulok triangle.
triangulo, tangi sa mga tasulok o triangulo ay makikita pa ninyo ang iba't ibang hugis at iba't ibang larawan sa triangulo na makikita. Kaya na ganito, A-G-E, parang age, no? Edad sa Tagalog. Ang kahulugan ng A-G-E at E ay ampilam guam eksim inraoa. Yun pala ang meaning ng ampilam guam eksiminiraoa rao AGE, no? Ito ang sinabi ng Mister Principal na pangalan na kasulat sa sinag araw. Ito ang pangalan itinuro ng Diyos Ama na Diyos Anak na ang sabi, ang sino mang nakakaalam ng aking pangalan, iyan ay magiging mapalad sa lupa at sa langit man. Iyan ang sinabi ng mga salitang nagniningning sa buhat sa kaitasan na bumaba sa pumutong sa ulo ng tatlong persona, no? Itong mga libro na ito na binasa ko sa inyo, pakinggan niyong mabuti at isa ulo at isa puso dahil mahiwaga. Noong siya'y nang magsangusapan bagay sa paglalang ng langit at lupa at ng iba pang mga bagay-bagay, Diyos Espiritu Santo at ang eksiminirao ay pangalan na isang Diyos na totoo na sinabing Diyos na mga Diyos. Ito ang pangalan na ibinyag ng Diyos Anak, ang kanyang nuno ng Ama ng Diyos, Ama nung hindi pa niya nakilala. Kaya ang sabi ng Diyos Anak sa kanyang nuno ay ganito, ikaw ay pabinyag sa pangalang Eksiam Meram, Eksiminirao. At ang sino mang tumawag sa pangalang iyan ay hindi daranas ng anumang hirap sa kabilang buhay. Ang ikalawang larawan ng ganitong STM, marami ang basag o pagkaulugan ng salitang titik ng STM at ang ilan ay ang mga sumusunod na Samidak, Tuurim, Maimakme, Samunak, Teorkom, Meaksao, Tummup at iba pa. Subalit ang sinabi ng kasulatan ay Satamak, Tunip, Tupim, Tuptum, Mimiril. Yan naman ang sinasabing liwanag na nagniningning sa ng buhat sa kailaliman ay pumailang lang sa kaitasan at tumapat sa paanan ng tatlong nangungusap. Yan ang pangalan ng lihim na hinahanap ng marami. Yan ang pangalan na kasulat sa loob ng bandang anino na tila pusong lulutang-lutang. Hekoa, koe, kooe, hiyo, iyok. Ang pangalan ng sa bandang anino na sinabi ng kasaysayan. Ang bilang katlong larawan ng A, tatlong A, yan ang tatlong titik na may malawak at matayog na kahulugan. Diyan nagbuhat ang kauna-unahang letrang A na lumitaw na ang ibig sabihin ay kapangyarihang walang hanggan. Yan ang Al, ang mas taas, ang matayog na tumatahan sa walang hanggang. Yan ang Am, na walang hanggan, na tinatahan na mataas na matayog. Ilan ang Awum, na mga Ebreo at mga Indiyo. Ang buhay ng salitang may pakpak ay lumilipad. Yan ang tanging pangalan na sinasabi ng Diyos na buhay. Narito ang ilang katuturan at kahulugan ng tatlong A at isa ay abeste. Abete, abitem, ito ang tatlong salita na nakatungtong sa korona ng mundo. Ito ang pinagkaisa ng pitong arkanghel na kasama ang salitang abelap guam. Ang isa pang kahulugan ng tatlong A ay Aram, Akdam, Aksadam. Ito ang mga pangalan ng tatlong ang arkanghel na umaalalay at may pasan sa mundo. Ito ang tinatawag na tatlong tukod ng mundo. Ito rin ang naging pangalan ng tatlong isda nang ang matang tumatalsik sa dagat ay mabasag at maging tatlong piraso. At iyan din ang maalis sa pagkaisda ng tatlong naging tatlong bato na lumubog sa pusod ng dagat na ang mga naging pangalan ay Oniim, Okanim at Osatnim, Osatim. Iyan din ang sinabi ng Nuno o Infinito Diyos na Oniim, ako ang Santissima Trinidad. Iyan din ang sinasabing Oakte,
Owakne Owanji, no? Na pangalan ng Santissima Trinidad nakababanggit pa lamang, no? Narito naman ang kaulugan ng tatlong A na nakasulat sa tatlong batong piedra crisol, piedra mental at piedra amol na inupuan ng tatlong nag-uusap na Adam, Aram, Ardam, Aradam. Ito naman ang tatlong pangalang lumubog at lumitaw sa upuan, kaya kung tinatawag, tag kayong tawagin ay ang pangalang ibinaon. Nang si Jesus ay mabuhay at lumabas sa libingan, pagkatapos sa hukay ay sinabi, Aleluya, 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 Aleluya. Ito ang kaulugan ng nakasulat na tatlong A sa kasaysayan na pagkabuhay muli na resurrection. Ito ang pangalan ng Aleluya o Ia. Ang ibig sabihin ay kataas-taas ang Diyos. O Theos, Echiros at Thanatos. Iyon ang tatlong pangalan na sinabi ng mga Latino, Santos Diyos, Santos Portes, Santos Immortalis. Ayan. So, dyan muna natin tunghayan at tapusin muna natin ang ating second part na pagbasa sa librong Putian. Maraming salamat. Abangan muli ang pangatlo.